Karon, dire kane, medyo ang sunod na ko istorya sa inyo. May huwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mugani. Kapuya bitaw is, dinukod lang. Sa may ganahag ingunahan din. Abot, pagod rin. Ang tako yung... Inom-inom raon takaroon. Adminggo man, no? Sa totoo lang, sabi niya. Sa totoo lang, nakakapagod to eh. Hindi, alam mo, ako ramdam ko yun eh. Kasi kunwari, ikaw ha, di ba, mayor ka. Buong week, nagtatrabaho ka eh. Alam naman, hindi ka pumasok sa opisina mo, mukha kang tanga nun. Tapos Linggo na nga lang, ikaw magpapahinga, pupunta ka pa sa rally. I can feel him. Kasi yun din ang nasa isip ko eh. Isang buong week ako nagtatrabaho, nagpapakapagod, naglalime, nagre-research, meron pa ako negosyo, di ba? Tapos, Sunday na nga lang yung panahon ko para mag-ride. Sunday na lang, magra-rally pa ako. Eh yun, ako nga, napapagod na eh. How much more ang isang mayor? Di ba? Isang buong Linggo, lahat ng problema ng alam mo yun, lahat ng problema ng constituent mo, lahat ng pagpapalibe, lahat ng pagpapa-hospital, hingi tulong kaliwa't kanan, drink ka na eh, bilang mayor eh. Oh. Tapos Sunday ka na nga lang, ano, talagang pagod na siya. Sabi niya nga dito eh, sa totoo lang, sana uminom-inom na lang ako. Hilig pa naman niya uminom. Ano pa naman yan, yung, ano pa yan eh, yung rocker yan, singer yan eh. So, kaya lang, eto talagang dahilan kung bakit siya nagagalit. Kung nalipay man po ko, nakasuroy ko dari o at home man ko kayo, basta na ako dari sa Cebu. Always man na. Ay? Ako gatoo ko, mas nagagwapa dari kontra sa Dabaw. Oh. Ayun na. Nakakuha niya na yung tatay niya. Mas gwapa mga tao dito kasi sa Dabaw. Ay, Ilonggo pala, Ilonggo yun. De, marami rin magaganda sa Dabaw, ha? Wag naman. Marami maganda sa Cebu. Oh, 'di ba? Pero marami rin magaganda sa Davao. Sabi niya nga mag-import na daw siya ng mga magaganda. Yari tayo diyan. 'Di ba? 'Di ba si ano? Chismis na daw at banat. Bye. Wag ka na mag-chismos sa kangalipa. Aliparot ka. 'Di ba si Ellen na darna na kasi bu? Tama ba ako? Dapat siningit mo 'yun eh. Alang yari ka kay ano. Di ba si Ellen na Darna taga Cebu yun? Mga mayayamang angkan sa Cebu? Tama ba? Oh, ay, nako, ikaw talaga. Di makamove on, baste. Ay! Ano ba? Ano ba? Gwapo ba si... ano? Grabe naman yan. Padapos mo mga gwapa dito kay shortage na. Ah, shortage na daw. Man. Dito rin, shortage na. Yung mga magaganda dito, nasa Japan na. Kung wala naman sa Japan, yung mga magaganda dito, nandun na sa kondominium ng mga incheck sa Pasay. Shortage na dito. Wala ka na makikita sa Metro Manila. Pag tinignan mo yung TikTok, ang daming magaganda. Asa na yung mga yun? Ayun, nandun na sa mga KTV at mga club ng mga incheck. Alam mo, yan talagang kinainis ako sa mga inchik eh. Di ba? Okay, balik na story ha? No, balik na story ha. Karon, na ay... Kani, nigawas na ning People's Initiative. Tua man na dito sa Dabaw. Itong giingon ni Mayor Rama gani ha, nagikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat manggod ana, kung people's good, mugikan sa tao, sa ubos gyud. Hindi. Naghan gani, naglalis na gani, no? Nanatay problema daan internally within sa kanang sa coalition nato aning ang kang sa vice president o sa presidente. Human, magdungag pagyud mo problema. Para nila, gusto nila, pero... Hero Red Heart, salamat. Wa pa katarong. Wa pa ganit tayo... Sa katuig pa lang ba? Mauna kong pasabot.
usa ka tuig pa lang, unya ang concern ninyo aning administrasyon aning administration garon uunsaon pagpadugay sa ilang termino through charter change. Sige, ilara pa mi. Ilara pa mi. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Agi lang mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo. Tarungan ninyo. Pakita mo sa mga tao. Tagda ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo ba nga namoy labot ba? Lobot ba? Unya, unya na, unya na. Unya, unya! Unya lang! Unya! Unya, unya nga! Ulit ah! Iba mo, initan ko pag humanan eh. Bala na, di. Mawon eh. Abot adere ron. Baruganan ko man eh. Oh, baruganan. Barugana ko kay mo'y tanaw na kung sakto. Bisan pag odlokon ko ninyo, dagha mo kwarta, nasa niyo otoridad. Ay! Unya, karon. Ang mahitaboan bag kay usbon lang nako, klarohon nako. Kay nagyaw-yaw man ko, kay mo lagi na, di na ko kaantos ba? Kay, di man kay kumutingog nga tao, kay ilam mo na ako, dugay na, ako magsigir man ko barog sa inyo ato, magpakyutra man unta ko. Pero karon ba, naamang ko it's a crisis. Matanaw na ako, crisis na yung sitwasyon na to sa politika dres Pilipinas karon. Muna, kinanglan ko mo storya. Kinanglan ko. Unya, yaw-yaw na ko. Ang manubagra ba? Kining speaker pod. Wa mo ko kailan ni mo. Alam mo, pagdating sa insultuhan, eh, matindi rin to eh, no? Parang mana sa tatay, sabi niya. Eh, ang dami ko sinasabi, itong si speaker, kasi yun ang ano niya, pupuntirin niya si speaker. Ang sagot niya, di naman kita kilala. Sagot ka ng sagot, di naman kita kilala. Sabi niya. Pasag din na imong igagaw, nga manubag. Oh, hayaan mo yung pinsan mo sumagot. Yung presidente, hindi ikaw. Sagot ka ng sagot eh, di nga kita kilala. Ganong kalupit ano. Yung palang eh, sabog na kagad yung ano eh, yung speaker natin eh. Kaya naman pala pikon na pikon yung speaker eh. Kinsa mo kinang lang mo to, bagdi ikaw. Kinsa mo, ang babuya ka. Sayang, hindi ko tuloy naintindihan yung sinabi niya. Isog lang ka kay speaker ka karon. Speaker lang ka kay tungod. Ang igagaw rin mo, presidente, mauna. Yan ang totoo, mauna. Kaya ka lang naging presidente. Ay, presidente, speaker, dahil yung pinsan mo, presidente. Maunga ka. Unya, unya. Sandali, sandali, sandali. Sandali. Ipakita nga natin kung may tao o wala. Oh, 1, 2, 3, pasok. Oh, kadaming tao na rin. Kitang-kita tao na rin, punong-puno, hindi ano ha, walang espasyo. Walang espasyo, ika nga. Ah, talay, talay, talay. Hindi na kailangan bilug-bilugan. Ah, talay. Mao mana, gana nga mga butang, gana mga ipatronize ni mo, kay igagaw ni mo, kaniat to practice pa na, kaniat tong panahon sa mga Espanyol pa na, pabor-pabor ba? Mao nang sakit. Mao nang usakay, manggod. Bisag, di unta na siya para diha, ibutang kay ipatronize ni mo, kay pabor si mo ha. Well, di man eh, overnight yun, ang motokod kag nindot kaayo nga nasod. Oh, mga nindot. Ay, hindi nindot maganda, di ba? Oh, so sinasabi niya, para tayo bumalik tong panahon ng Espanyol eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Yan ang kinaiinisan eh. Dahil, alam mo, sa camera, ano na yan eh? It's a accepted
na talagang yung ano, yung speaker ang nagdedesisyon sa pera ng mga kongresista, sa distrito ng mga kongresista. Pero yung mga nakaraang speaker, patas. Kahit ba kaalyado o hindi kaalyado, patas sila. Yung problema ngayon, para kang Espanyol eh. Yung kung sino yung palakasan, di ba? Bumalik tayo dun sa ganung klaseng ano. Kung kaniman siguro karon, maunang sitwasyon na to, okay, nang lang tanilang pasan, lampasan yun na to. Ne. Pero mauna, ayaw pagtubag-tubag dia, do, kay, okay, ilan ni mo. Tawhanan ni. Oh, hindi ka daw kilala. Oy! Speaker! Hindi ka daw kilala ni Basti. Mayaya ka naman. In social media term, nahuyo ka. Basta ko, kagtiyan ko ah. So una, 6-0 ba kayo at tugod rin sa ibo, dumogon ko, garon. Mga auntie nalang manuol na ko. I can feel you. Mga auntie ba? Sabi niya kasi tumaba daw kasi dinalaya niya si Hero Valdez, tas siya daw tumaba. Nung pumunta sa Cebu, mga auntie na lumalapit sa kanya. I can feel you. Wala pa atang dalagang lumapit sa akin at sinabing, Banat, bye. Nakikinig ako sa iyo. Ah, talaga? Walang ganun. Nanginginang sumblelo, oo. Pero hindi naman makasagot sa tanong ko. Di ba? Anay na lang. Anay na lang. Sugalanta ka. Pero 1,000 lang, di ka meron. Okay, kwarta. Ayaw po. Dato man to. Oh, 1,000 lang. 1,000 lang. Oh, 1,500. Pakita daw ko, Beng, ang mga tagag-ayuda nga wala yung pangalan. Ito si Basti, halatang nag-social media rin eh. Pustahan na lang daw. Magpakita ka lang ng 1 ayuda na wala yung pangalan mo, panalo ka na. Oy, tambaloslos! Yung pagiging ano mo. Kasi si Tambaloslos, pa ano ba yan eh, pagka nagsalita yan, yung pa-social pa dating, ano, I'm a gentleman. Gentleman, pero ang baboy ng ginagawa mo kasing baboy mo. Totoo naman eh. Diba? Ege daw, hagiton ta ka. Pag sunod, baha gani. Sunod na, asa mo to, namo to yung mga nabahaan din rin. Nauwa mo sa kaya silang kamot kay Luoy po. Ah. Oh. Sunod na isunog. Sige, hagiton da ka. Hatag og ayuda, nga wa imong ngan, wa imong naong. Sige. Sige daw, Romualdez. May hamon sa'yo. Sa susunod na mamimigay ka, wala mukha mo. Wala din yung pangalan mo. Hindi na mamimigay yan. Diba? Pambira, oo. O, oh, bakas na dali. Eh, bakas, oh. Sukla na to. Margaya-kaya na ni. Ayaw, pangila doon nga tao. Ngamura ka na naman. Umbisan pag imuha na, ang swildo ni mo, tax, gaya po na sa tao ang swildo sa imuha. Ah. Baboy man. Ah. Ako, wala na magugo. Kaya naaman sila sa taas. Good. Sila may nanag-iyas tanan ron. Di ako. Banata na lang yung taga. Hantod. Mahala ka din. Hantod ka man, ha? Soklan. Taga. Eh, mag-abot, ha? Ginoo ko po. Nako, ano sinabi niya? Labanan. Nako, malalim yun. Labanan na lang kita. Oh. Banata na lang yung taga. Hantod. Oh. Banata na. Kala ko, banat bay ka na.
Mahal ka di. Oh. Soklan ta kam. Lalabanan kita. Magkikita tayo. Nako po, nako po. Labanan kita, magkikita tayo. Nako, nako, mukhang tatakbo. Mukhang tatakbo nga congressman to ah. Mukhang magpapalit sila ni Pulong. Nako po. Magandang gulo to. Hindi kasi alam mo, ito ah, sa totoo lang, ha? E, ito nga sinasabi ko eh. Parang halos lahat ata ng mga politiko ngayon na wala ng bayag dito kay Romualdez. Ha? Totoo naman eh. Ilan lang ang mga politikong nagkaroon ng bayag dyan, yun yung matatapang na mga congressman na wala bayag. Eh. Hindi, totoo ah. Yung mga congressman na tapang-tapangan, wala. Kay Romualdez, wala. Himod puwit sila, dila puwit sila. Puti na nga yung puwit nila. Kakadila ng puwit nila eh. Walang matapang na pumalag dyan kay Romualdez. Oh. Alam mo, basti, maganda yan, ha? Labanan mo, magkita kayo. Sasama ako. Tatakbo rin ako. Kagawad. Hindi, mag-abot ha. Ginoo ko po. Ako, tinood lang. Kakapoy yan na itong ginabuhat ron. Tinood lang. Kaya, naaraman unta gina nila. Eh, sila ang presidente, sila in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot, wow, kibaw, unsagit nila. Gusto sila magdugay, PI-PI na sila. Saban na niya, People's Initiative, PI. Pasailo ako ninyo, ha? Ngani ko mas tore, ngani mang gigugugod. Pero kung single parent mo, okay, paibaw ako ninyo. Kabalo mo, unsay pinagadakong pinakakatauanan aning tanan. Ibakak ni mo ng tagbainting nga bukas. Ang Bisaya ba ng bigas? Bugas? Tama ba ako? Yun ang pagkaintindi ko eh. Mm. Mga bugas! Diha kasayop. Diha kasayop. Scam! Tawag anak in short. Para di na tamutaas ang storya dire. Ni manggod, nga ni manggod na og politiko ka mutungtong kag itablado og unsay ingno nimo timan-an na sa tao. Musturya kag ingon ana, siguro kay tungod may mamo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila mang bugas karon, 60, 50, kanang 30 nga diperensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Mm, dako, ha? Mga dakol. May sinasabi niya, kung konti lang naman yung difference, okay lang. Pero kung ang difference is mga 30, di ba, medyo iba na ho yun. Sabi niya nga, yung mga politiko daw, eh, di ba, natatandaan yung sinasabi nila, sinisingil sila. Alam mo, naalala ko dyan, ha? Dyan sa bugas-bugas na yan, naalala ko dyan si Isko. Kasi yan ang lagi sinasabi ni Isko, eh. Diba? Wala siya anything. Pero ang laway niya nasasanla. Lagi niya sinasabi yan. Laway ko nasasanla. Pag sinabi ko, sinabi ko. Ibig sabihin, sisiguro din ko ma-accomplish. Eh, dito nga sa 20 na bigas, eh, anong tawag dyan? Scam. Tingnan natin kung may tao nga. Tingnan natin. Oh, di na natin kailangan bilog-bilugan pa. Titingnan natin kung may tao. Ay! May tao nga. Grabe, ang gandulo. Oh, ang gandulo. Oh, ang gandyan. Oh. Walang ano. Di na kailangan bilog-bilugan pa. Ala, nawala tuloy.
Dali, dali. Pero ang mga gutom, yan ang mga taga-bukit, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat, timan ina. Nalaking bagay daw yun. Bisayunan yun mo, ane. Kani. Nagtuo mo, kaning nasura, ne. Mga tao diri, playground ra ninyo, kitungod na alam mo'y gahom karon, timan eh, makagaba na. Makagaba na. Kayo, makagaba, ha? Makarama kayo. Undang na kusturya. Kapoyin ako. Daghan pa man tayo kuan, pero daghan pang manulti, manggod. Tama na to, eh. Kapoy na kayo. High blood na ko. Lami ra bang chicharon skarkar? Malitson na rest ng lami. Pero, kaya ko, suroy mo dito. Kami, salamat kayo na maraming may kang mayor nga maka-story ang dream, kasulti mo ninyo. Thank you, kayo kaayo. Ang ako alang manawagan po ko, kanina timanan ako. O, tanawa na, ang Senado o Congress, tanawa ko ninyo. Kung wala pa na nagkandalit sinitanan, nga nung gaaway man ang upper house o lower house, kaya ng Senado na to Congress, galalis na sila ron. Dali na tarungon o gustohon lang, yun. Daghan man mo, kamo, mga leader, at some point sa inyo ang balay, kung ikaw amahan, o kung ang inahan man mo na ikuan as taas, ikaw ang leader niya, na ay samok, kaya ni mo tarungon. Pag-abot sa inyong trabaho, na kay amo, kung inyong amo, gusto tarungon ng usa ka problema, kaya tarungon. Pagbuta sa mga mas taas, pag sa gobyerno, sa barangay, na amoy eksekutibo, na amoy kapitan, kung gusto lang tarungon, kaya tarungon. Musaka ta sa sudad, ako mayor, na ay problema sa ako mga konsehal, para mahuman, tarungon na to. Akong pangutana, musaka ta sa pinakataas, atong presidente, naa namang yun sa imuha tanan yun, gunit na maginimutan, nganong di manimo kaya tarungon. Alam mo, ito lang masasabi ko, ah. Mga tarungon. Mga bugas. Tuloy muna natin bago tayo mag-comment. On, usahay, pag-supply gani, si Mr. o si Mrs., di ba taro, di ba buwag? Kupo lagi. Hello. Nagsog man taaning... Hello. Okay na. Nagsugod man unta tanga. Nindot kaayo ba? Kung unsa bitaw tong nasugdan, ako ang amahan man tong... Mabitaw, usahay, di kiko ganahan, musturya, kay pareho may kapilido. Pero, kung unsa man tong nasugdan unta, may tag-ipadayon to. Diba? Anaraman na. Di man ninyo kinanglan nga, murag kalabano na, unsa ba diya? Ani man guna siya? Ako, taga-Dabaw ko, mga taga-Dabaw, mga paluwing nako. Ingnan pagyugkuan ning tambalos-los. Respeto daw. Walay kaso ng respeto. Murespeto ko. Labi nagmas taas na ako. Kuan, alangan, gipadako ko gugbay. Nga, garespeto ko sa akong amahan, sa akong inahan. Mga ayaw mong respeto, siguraduan ninyo karespetuan mo. Ayaw hilak din. Aha. Kasi sabi ng kamera, di ba, respetuhin naman daw yung kanilang Panginoon. Sabi ng mga congressman yan, irespetuhin nyo naman yung aming Panginoon na si Speaker. O, sabi naman nito ni ano, wala namang problema sa respeto, nire-respeto ko nanay tatay ko eh. Pero kung gusto mong ikaw, siguro din mong karespe-respeto ka. Kung baboy ka, wala tayong magawa doon, di ba? Wa ka girespeto. Walay kaso, magpasakop ko.
magpasakop ko ninyo og maayo lang unta mo. Alam mo, dito mo makikita talaga ang difference ng mga Duterte. Kita mo, alam mo yung ramdam na ramdam mo na ang kanilang concern is not personal. Wala namang problema, nagkasundo tayo, naging unit team tayo, di ba? Sumama yung kapatid ko sa inyo. Ang ano lang dito, huwag nyo namang pagka may problema, huwag nyo namang idamay yung mga taga Davao. Yun ang talagang sama ng loob nila eh. Tinatamaan na yung mga tao dito, sinisira nyo itong bayan namin. Alam mo, if there is one thing na nakuha talaga ni Dibaste sa tatay niya, yung pagmamahal sa constituent. Kasi ganun din si Pangulong Duterte. Diba? Alam natin nung bago pa naging presidente yan, pag sinabi niyang Dabao, akin to. Ganun niya nga tawagin eh. Ibig sabihin, yung pagsasabi mo ng akin to, yung sinasabi niyang teritoryo ko namin to, it hindi ibig sabihin, we are being mayabang or being king. Hindi. When they're saying na amin to, teritoryo to, ibig sabihin, amin to, pamilya namin to, dito kami, ito yung ano namin eh. Huwag nyo naman bastusin. Binabastos nyo na itong lugar namin eh. Pinagaganda namin, pinalalaki namin, pinatatahimik namin, pinaganda namin ito. From a very, very talagang magulo na lugar noon. Maraming nagsabi sa akin, magulo daw talaga dyan noon eh. Nung wala, yung kasi simula pa lang ni Mayor, Tatay Digong. Eh sobra ho talagang patay, kaliwat kanan ng patayan dyan. Dahil nga syempre, alam naman natin, eh nandun niya sa, ano, sa Mindanao, talaga namang medyo iba ang labanan dyan. Pero napatahimik nila. Naayos nila. Napaganda nila. Isipin nyo, alam mo, ako maraming kaibigan, lalo na noong 2000, nung naging presidente si Pangulong Duterte, ang daming akong naging kaibigan taga Davao. Alam mo nung sinasabi nila nga, tapos na si Pangulong Duterte, alam mo, sagot lang nila sa akin, oh, okay lang, pabalik naman siya sa amin. Sa amin na lang siya. Masaya kami dito sa Davao eh. As a matter of fact, di ba, ayaw nga nilang ibigay yung mga Duterte. Eh, kayo, yung mga mayor nyo dito sa Metro Manila, di ba, parang gusto nyo na ipamigay? Sa inyo na lang itong mayor namin. Itong mayor namin, korupto eh. Oh. Si Diego Lati ko, gusto niyang pamigay na ipamigay yung mayor nila doon eh. Di ba? Pero yung mga taga Davao, ayaw nila. Kasi alam nilang mahal na mahal sila ng mga taga Davao. Kaya mga sa totoo lang, itong si Baste, may potential to. Alam mo, nasubaybayan ko kasi ito si Baste. Dahil dati, yung ano to eh, ano lang siya, yung rakista na banda. Tapos, hindi ko siya kilala personal ha, hindi ko siya kilala. Pero nakikita ko yung mga video-video niya. Ano lang yan eh, mahilig sa surfing, mahilig sa beach pa. Ibang beach naman yun. De, mahilig siya sa dagat, di ba? Tapos, yan lang ang trip niyan. Trip lang yan, inom, tapos magbabanda, magja-jamming, ganyan yan eh, di ba? Ganyan siya, pero over the years, maybe because naging vice mayor siya, and eventually naging mayor siya, nakita niya na yung ano eh, yung masa, naramdaman niya na eh, na itong masa na to, kailangan pala nila ng talagang tulong. Alam mo, yan yung isang bagay na kinakamature ng ibang tao. Yan ang pinagkaiba ng galing sa LGU at saka yung laki lang sa mayamang pamilya, naging congressman, naging party list, naging speaker. Wala namang alam pagdating mo sa executive. Hindi naman nila na... Tanungin ko kayo. Meron bang congressman na pumupunta sa lahat ng lunsod nila? Ipupusta ko sa inyo, mga kilala lang nila, limited. Oh, yung mga tauhan lang nila. Sa totoo lang, yung mga congressman na yan, hindi naman totoong representative of the people yan. Baka yung mayor pa ang talagang tunay na representative of the people. Kasi sila ang talagang nasa ground, yung mga mayor. Yung mga congressman, yan o yung mga laking sa pamilya ng mga mayayaman sa lungsod, sa mga probinsya. Kunwari, mayaman na angkan. Etong angkan ni ganito. Tapos ano kayong gagawin natin? Takbo na lang tayong congressman kasi marami naman tayong pera. Oh.
yun yung gagawin nila. Pero pagkapanalo nila, hindi nyo na makikita yan. Makikita nyo lang yan during the campaign. Tama, mali. During sa nangangampanya, grabe, kala mo sobrang bait niya mga yan. Pero pag nanalo na sila, wawa na yan. Hindi mo na makagilap yan. Kung gusto nyo makagilap yung mga congressman nyo, sabihin nyo sa akin, tuturo ko kayo sa mga KTV'ng nandun sila. Sa mga kasinong nandun sila, tuturo ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung saan dito sila sa BGC nagpa-party-party. Yan ang totoo, katotohanan yan eh. Hindi mo nga makikita yan sa distrito nila eh. Sige, tanungin ko na lang sa inyo, mga nanonood, kayo magpatunay. Yung mga nasa Pilipinas lang ang sasagot ha. Pag wala kayo sa Pilipinas, wag na kayo sumagot. Siyempre, hindi nyo masasagot to. Yung mga nasa Pilipinas, kayong mga nanonood, tanungin ko kayo, kilala nyo distrito, congressman ninyo sa distrito nyo? Sigurado ako wala pang 50% na magsasabing kilala namin kung sino congressman namin. Oh. Sa pangalawang tanong, yung kilala nyong congressman sa distrito ninyo, nakita nyo ho ba? Di ba hindi? Oh, si Mitch Kajaon sa Caloocan, di ko nakabisadong mukha. May congressman ba ang Quezon City? Pero ang mayor, yan ang kitang-kita nyo. Lalong-lalo na po sa probinsya. Sa probinsya kasi yan ang pinaka ano eh, parang tatay ng parang yan ang presidente ng lungsod eh. 'Di ba? Yan 'yung talagang tinatakbuhan, pinupuntahan. Kaya nga napalapit si Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Anong ginawa niya dati? Hindi siya nag-opisina sa loob ng opisina. Sa baba siya nag-opisina. Sa mismong entrance. Tapos lahat ng humingi ng tulong nakapila yan. As in tinutulungan niya. Hindi ho siya nag-o-opisina nun sa taas. Kasi nakapunta na po ako dyan eh, sa office ng mayor dyan. Eh. Naalala ko nun, dinalaw namin si VP Sara Duterte. Nakapunta na po kami dyan. So, at saka si Pulong pala. Ay, di, tama-tama, si Pulong din. So, pinuntahan po namin yan. At si Pangulong Duterte, tinuro pa sa amin nung tagadab. Alam mo ba, dati dito nag-o-opisina si Mayor Duterte. Presidente na siya at that time. Tinuro niya sa amin dito. Dito lang siya pwesto. Tapos, pwede mo siyang kausapin anytime. Ganyan nung kasi sa probinsya. Pag ang mayor ninyo, hindi nyo nakikita, walang niya yan. Maniwala kayo sa akin. Pag ang mayor nyo nagtatago, nandun yan sa kabit. Pero ang mga Duterte, nakikita mo. Kaya nga dito, mararamdaman mo yung pagiging matured ni ano eh, ni Baste. Dati hindi naman ganyan yan eh. Dati tahimik lang yan. Inom lang ng inom yan. Kanta ng kanta. Oh, may mga ano yan. May mga, tinan nyo sa YouTube. May mga ano yan eh. Mahilig kumanta yan eh, ng rock. Pero ngayon makikita mo yung maturity niya na talagang kita mo yung lapit niya sa tao, sa mamamayan ng Davao. Di ba ho? Mararamdaman mo naman sa kanya eh. Yun yung kanyang pinaglalaban. Nabanggit niya pa nga dito kanina eh. Kami yung tatay ko, yung presidente, magkaapelyido lang kami niyan pero magkaiba kami niyan. Napansin niya, nabanggit niya yun eh. Magkaiba, hindi kami nag-iistorya, sabi nga, hindi nga kami nag-uusap. Kasi ganyan ho sa kanila eh, yung mga Duterte. Naalala ko nung nag-meeting nung sa Davao, nung nag-meeting kami bago umakyat si Pangulong Duterte, nabanggit ko pa yan, sabi ko, Mr. President, trending po yung anak niyo si Baste ah. Ang sagot niya, bakit? Eh kasi pinagre-resign niya si Marcos. Tapos napakamot siya ng ulo, hindi niya alam. Hindi daw niya alam eh na sinabi yon. Tapos hanggang, di ba naalala niyo kinwento ko, ganun sila sa pamilya nila. Hindi yung sila, turuan tayo, ganito gagawin natin, ganito. Hindi ganun. Very independent sila pagdating sa ano. At yan din yung kaninang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanilang press code. Kasi paulit-ulit yung media nun, tinatanong kung tatakbo ka ba? Ang sagot niya, hindi, tapos na ako, ganyan. Yung mga anak ko na lang, hayaan ko na lang sila. Sila na magpatuloy. Alam mo, ngayon ko lang sasabihin ha.
Sabihin ko kaya o wag na? Sige, wag na lang sabihin, mamaya na lang. Pero uwi ngayon, ani naman lang. Alam mo, bagay! Patay, may guwan, iba? De, guwan lang. Guwan lang, God. Wa naman ko eh, wa naman tayo laing mahimo, God. Kay, mo naman ganyan sitwasyon ron. Pero, always lang gyapon, tama, God, ako motoo ko, mga Diyos nun, man yung mga subuan nun. Mga J lang gyapon, ta. Mga J lang ta nga, ma-okay ra ni tanan, o maundang ni, kasi manaog na, unsa ba na. Di, paminaw sa mo. Dili nga. Ato ipangadje, nga ang outcome man ani, pagkahuman ani, ang resulta ani tanan, pabor sa mga tao, labi na sa mga gagmay na sa ubos. Wala, ako, kung pektado mo, ako gabarog ko para ninyo, mo nang gatungtong ko dari karon. Mauna siya na ako dari. Niya, i-reserva na ninyo kay maabot ang boss amo niya, napadung na. Maabot ang tinakusgan. Bitaw. Parang na-inlove yung reporter na yun, ha? Usab, magpasalamat ko sa inyo, ha? Thank you kayo sa inyong oras. Domingo ron. Pero naghatag mong oras nga makapaminaw po na mo o sa mga sentimento. Ayan. Alam mo, ito lang, ha? Gusto ko lang sabihin sa inyo to. Sa totoo lang, ngayon ko lang sasabihin to. And I've realized it. Alam nyo, nung tumakbo si VP Sara Duterte sa ilalim ni Marcos, medyo... Sabihin ko ba? Parang huwag ko nalang kaya sabihin. Huwag ko lang sabihin. Hindi nyo naman gusto nyo malaman. Eh. Wala naman namiminit na sabihin ko. Huwag na lang natin sabihin. Iba na lang pag-usapan natin. Ito. The Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is conducting an investigation. Gusto mo malaman? Gusto ko, pinipilit ako eh. Pilitin mo ako. Sige no, ganon. Sige no. Eto, sabi naman ito, ala akong bilib kay Robin. Anong kinaugnayan ni Robin? Gusto kitang tuktukan? Gusto kitang tuktukan? May, nakita mo ba yung pagmumukha ni Robin doon sa speech ni Baste? Ha? Bakit bigla mo nababanggit si Robin? Ano ba yung katangahan na yan? Ha? Bakit may mga ganyan? Baka mamaya may hihirit na. O si Tulpo, ano? Ah! Sintu-sintu ka? May nakikita kang hindi namin nakikita? Oh, ayan na, sige na, sabihin mo na. Oh, yung US Extradition Treaty ni ano ah, yung US Extradition Treaty daw ni Kibuloy, hindi daw nakukuha ng DOJ. O yan, titigan nyo na si Rimulya, tagal nyo nang dinakita yan. They're just awaiting. With all this talk, we have to look at the... Ito pa pala, ano, isama mo na to, si Dayang Hayana. O, tatlo na kayo, magbuo na kayo ng ano, ng... O, ikaw na yung punong ministro, observant me. Tapos, si Ron de la Cruz, abnormal, yung kanang kamay mo. Tapos ito si Dayang Hayana. O, yan na, kunin mo, maging madre mo yan. Yan ang gawin mong kolektor ng mga tong. O, makakabuo na kayo ng simbahan. Mark Lawrence, mabuhay ka. Hindi po kami na-deceive dahil alam po namin na tao lang si Pastor na may karapatang pantao ganyan. Ganyan. O, sige, play. Status, we are awaiting the request of the US government on this matter. Hinihintay na lamang ng pamahalaan tulad ng Department of Justice o DOJ ang request ng United States government para sa extradition o para ibigay sa kanila ng Pilipinas
ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, ang kanilang magiging hakbang ay batay sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. The extradition treaty stands no matter what we do. Kapag may extradition request na anya, dadaan ito una sa Department of Foreign Affairs o DFA at saka ipadadala sa DOJ. Sabi ni ano, Brown na Pinay, block mo na yan, Boss Dada. Ewan ko ba, nung ginagawa ng mga moderator natin dito. Mga moderator natin dito, parang mga ano na lang, ang tawag dyan, dekorasyon na lang yata mga yan eh. Ewan ko sa inyo, hihingi kayo na hingi ng jacket. Pag may dapat kayong alisin dyan, di mo inaalis. Si Quiboloy ay kabilang sa listahan. Amaya, maglilinis ako ng moderator talaga. Ititira ko isa na lang. Ng US Federal Bureau of Investigation o FBI. Ako na yung nag-host, ako pa yung nagkikiki. Animal talaga naman. Oh. The most wanted individual dahil sa sari-saring kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking at sex trafficking of children. It has to pass through a lot of channels also in the US government. I think that besides the State Department, it has to pass through the FBI. No, the FBI first before it goes to the State Department for their... Akala ko ba patayin na to? Ang sabi ni Maharlika, mamamatay na to. Sabi rin ng si Bobol Lipo na mamamatay. Ang lakas po. Nagmukhang ano lang, nangayayat lang, pero buhay pa. Sabi ko naman sa inyo, pag masamang damo, matagal mamatay yan, masyado kayo nagpapaniwala sa mga ano kasi. Ang lakas pa niya, no? O, asan na ngayon yung mga nagsasalita mamamatay na to? Yung mga sumakay sa issue na mamamatay na to, buhay pa, oh. Ano yan, multo? Anak ng tinapay, pumuti lang si Remulla. Pero siya pa rin yan, siya pa rin. Embassy to relay to us any request. So that's one side of it. Samantala, sa pahayag ni Quiboloy kamakailan, sinabi nitong hindi na raw extradition ang gagawin sa kanya, kundi rendition o anumang oras ay maaari siyang dukutin o patayin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. Thank you very much, Radinho. You're amazing. Mabuhay ka, ha? Mabuhay ka. Sige, diritso, diritso. It's not only rendition, but also elimination. Galit na tuloy si Ma'am Kish. Hindi kita tatanggalin, moderator. Tatanggalin ko lahat yan, pwera lang ikaw. Ano, matindi ang pagmamahal ni Boss Dada sa iyo, Diyos ko po. Salamat, Ma'am Kish, ha. Mabuhay ka. Ikaw na talaga ang pinakamalupit sa mga banateros. Stay calm. O, kasi may sakit pa ako. Animal yan. Thank you very much, Mama Kisha. You're amazing. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Dagdag pa ni Remulla, sa ngayon, mayroong ilang kaso si Quiboloy na nakabinbin sa kanyang tanggapan. Ito ay petition for review ng mga complainant sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Ayun na yung mga nagmamahal kay Boss Dada. Kalma. Wala kasi ako nung tugtog, di ba? At ba'y nakalma eh. Diyos ko naman, naghalo-halo na dito. Mayroon ng pastor. Isa lang pastor dito, si Quiboloy lang. Ay talaga eh. Minsan kapag ako naging pastor, magdidebate tayo dito patungkol sa ano ah. Patungkol sa... Ikaw nanay. Siyempre di kita tatanggalin. Ikaw ang president, vice president lang yan si Ma'am Sheila. Yari tayo. Ayan na tuloy, si Bernie Sergi. Pag nagagalit talaga ako, nabubuhay ang mga nagmamahal kay Boss Dada. Bernie Sergi, thank you very much po. Mabuhay ka. Ay nako, Diyos ko po. Eh, kapag kaganyan ng ganyan, pabuti na natin to hanggang bukas ng tanghali. Well, kasama na anya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na anya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 6 or 7 years na yan eh. Oo. Tagal na yan. 7 years probably. Baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review.
But in terms of extradition, it is nothing, it is something beyond our control. Dante Amento. Na, boy pa. Ay naman, masyado kayong ano, hinahanap nyo si Boying. Eh. Sinasabi nyo, mamamatay na. Ayan pa, lakas-lakas. Sabi nyo, kaya kakadasal nyo, kita nyo, mamamatay na sana, nabuhay pa. Huwag kasi kayong nag-ano, huwag kayong nag-ano ng ganyan. O, oh, ito